Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Medyo mahaba-haba ang ating gospel. Ngunit, ibig lang ng Panginoon ang pag-iwas anumang galit sa ating puso. Araw-araw, lagi natin nangyayari sa atin. Hindi naman lahat ng taong kasalamuhan natin sa buhay, laging kakampi natin. Meron pa yung sumasalungat. Kuminsan, medyo magaan lang yung pinagawayan o nagalit, tampuhan. Ngunit sabi nga ng Panginoon, kailangan iwasan yun. Nang sa ganun, hindi lumala. Yung sa bandang huli ng gospel, kita niya na ang mangyayari kapag ang tao ay napakatigas ang puso, talagang merong katumbas na sentensya, no? Pero kung maiwasan yung mga bagay, sapagkat totoo nga, nandiyan na yan, nangyari na ang nangyari, tayo nasaktan. Bakit pa natin kikim-kimin sa ating mga puso? Kaya sabi ng iba, meron mga nangungumbisal, hindi ako makatulog, kinukonsyensya ako kasi galit pa rin ako. Hanggang saan mo aalisin yung galit na yun? Of course, kuminsan nakakahiya. Nakakahiya po, no? Totoo, nakakahiya. Kapag lalapitin yung tao na hingi ka ng patawad, mahirap, no? Lalo pa kung yung taong kinagalitan mo o nagalit sa'yo, hindi mo kapantay. Ibig sabihin yung estado niya sa buhay, no? Hiyang-hiya tayo, no? But what for, sabi ng Panginoon? Pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos at sa lahat ng bagay, kinakailang yung respeto nga ay nandiyan. Nang sa ganun ay maiwasan itong mga bagay na magagalit tayo o mag-aaway tayo. Sabi nga nila, maswerte tayong tao na hindi basta-basta kung nag-aaway kapag nagkatitigan. Hindi tayo katulad ng manok. Naalala ko siya itong kwento yung manok nito. Kapag yung manok, natandang kahit na nakita ang kanyang sarili sa salamin, aawayin niya. How much more yung ibang tandang na makita niya sa kaharap niya. Pero hindi tayo ganoon, no? Hindi tayo mga manok. Kundi as much possible, we try to respect one another. And in that way, for sure, that respect maintains as well as it will come back to you. Ganun lang po naman. Napakasimple ang buhay natin. Kung anong ibinigay mo, yun din ang babalik sa iyo. Kung kasungitan ang ipapakita mo, siguradong maraming masungit din sa iyo, no? Alam na natin anong consequences noon kung bakit ka masungit o suplado, walang lalapit sa iyo, no? Kahit magaling na mahusay ka sa lahat ng mga bagay, and yet, talagang lalayo sa iyo sapagkat hindi ka nais ang pinapakita niyo. So, yun ang paalala lang sa atin ng Panginoon. We don't need to go yung mga takot o yung ganti na dapat naiisip natin iganti dun sa taong kaaway natin o yung may kaalitan tayo. But instead, makipag-settle ka kung talagang hirap na hirap ka, gaya ng ginagawa natin, ipagdasal na lang natin sa Diyos. Bahala ng Diyos na sa Kanya darating panahon na makaunawa siya, maunawaan niya yung sitwasyon, yung nangyari. Hindi na kailangan palawigin sapagkat the more we lengthen it, lalo pong lumalaki, lumalala ang sugat na nangyari. Magsitayo po tayo.